Malapit nang maisabatas ang panukalang nagtataas sa age of sexual consent dito sa ating bansa. Ano po ang ibig sabihin nito? Sa kasalukuyang batas po kasi, kapag ikaw ay nakipagtalik sa isang batang edad 12 taong gulang pababa, maaari kang makasuhan ng rape o panghahalay. Pero sa bagong panukala na ito, kapag ikaw ay nakipagtalik sa isang batang edad 16 taong gulang pababa, maaari ka nang makasuhan ng rape. Tagumpay ito para sa lahat ng nagsusulong ng karapatan at proteksyon para sa mga bata. At yan ang tinutukan ni Lala Roque. Kamusta ka, anak ko? Ako nga pala ang mama mo. 15 anyos lang ako na ipagkaloob ka sa akin ng mundo. Noong una, natatakot ako. Hindi ko alam ang gagawin. Paano ako magpapalaki ng bata kung ako mismo ay isa pang bata? Paano ako magiging magulang kung ako mismo, kailangan ko pa ang mga magulang ko sa aking tabi? 15 anyos lang ako. Wala akong alam sa pagiging ina. Nagsisimula pa lang din akong alamin ang mga bagay-bagay. Pero sa tuwing hahagkan kita at karga-karga kita sa aking mga braso, sa tuwing nakikita ko ang ngiti mo, nababawasan ang aking mga takot. Anak ko, tandaan mo, kahit bata pa ang mama mo, sisiguraduhin ko na kasama mo ako sa iyong bawat hakbang. Hinding-hindi kita pababayaan. Paglalaro at pag-aaral, ito dapat ang inaatupag ng mga bata sa kanilang murang edad. Ang edad 17 pababa o yung mga tinatawag nating minor de edad, dapat nagsisimula palang bumuo ng mga alaala ng kamusmusan na kanilang babalik-balikan sa kanilang pagtanda. Pero iba ang kinagisnang buhay ng 15 anyos na si Ana, hindi niya tunay na pangalan. Dahil sa murang edad, isa na siyang ina. Nung nalaman mo na buntis ka, ano ang naging initial na reaksyon mo? Anong naramdaman mo? Takot po kasi bata po ako nun, tsaka bigla po kasi nag-pandemic nun. Nung nag-pandemic po kasi, mahal po yung mga gastusin. Siyempre natakot po ako kung ano gagawin ko sa anak ko. Mabibigyan ko ba siya ng magandang buhay? October 2020, kasagsagan ng pandemya nang malaman ni Ana na buntis siya. Tinanggap na lang namin si Abby lang, sabi ko, yun naman gusto ninyo, bahala kayo. Bandang huli, huwag kayo magsisi. Yan ang sabi ko. Makitakul nila ako. Masaya na rin po ako kasi hindi po sila nagalit sa akin. Hindi po nila sinabi na ayaw nila sa anak ko, ayaw nila mabuntis ako, ayaw nila mag-asawa ko. 4 na taon ang tanda sa kanya ng kanyang kinakasama at ama ng kanyang anak. Dahil sa takot, naisipan niya rin daw ipalaglag ang bata. Inisip ko na rin po, sayang naman din po yung anak ko, magkakaroon po ako ng sala kapag pinatay ko po yung buhay na ginawa ko. Yun po, pinanindigan ko na lang po talaga yun. June 2021, isinilang niya ang kanyang munting anghel na babae. Pero hindi pa man nagtatagal ang anak sa kanyang mga braso, isang hamon agad sa kanyang pagiging ina ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang anak kasi, nakitaan daw ng bakterya sa kanyang dugo. Naiyak po ako nun eh, parang sabi ko, grabe, first baby ko tapos may sakit agad yung anak ko ng ganito. Pero lumaban daw ang kanyang anak at ngayon 3 buwan na ang kanyang munting anghel. Sabi ko, tama po yung naging pasya ko na hindi ko po pinalaglag yung anak ko. Pamamasyal kasama ang mga kaibigan, pakikipaglaro na parang wala ng bukas. Lahat ito, hindi raw alam ni Ana kung magagawa pa niya ngayong isa na siyang ina. Hindi ko po magawa, yung sarili ko lang po inaasikaso ko. Pero parang mga, may anak na po ako, anak ko na lang po inaasikaso ko, tsaka yung pamilya ko po eh. Isa lang si Ana sa libo-libong maagang nabubuntis sa bansa. Pilipinas ang 2 sa may pinakamataas na bilang ng teenage pregnancy sa buong Southeast Asia. Yung kakulangan sa kaalaman, pag tin-raise mo, sasabihin ng mga adolescents na kasi kulang sa parental guidance. Okay? Hindi namin nakukuha ang mga dapat na impormasyon, na kaalaman na dapat ay nalalaman namin sa ganung murang edad. Ayon sa datos ng Commission on Population and Development o PAPCOP, 62,514 na kababaihang minor de edad ang nanganak noong 2019.
Inaasahan nila na mas lolobo pa raw ang bilang na ito ngayong pandemya. Sabi namin, kung patuloy itong ganong sitwasyon na lockdown, hindi makalabas ang mga tao, yung health worker nakatutok sa COVID, walang family planning services at mawawalan ng serbisyo ang gumagamit ng pill. 2012, naipasa ang reproductive health law na layon sanang protektahan ng mga kababaihan sa peligro ng maagang pagbubuntis. Sa ilalim kasi ng batas, mabibigyan ng mga katulad ni Ana ng karampatang impormasyon at supplies tungkol sa family planning. Ayon sa SWS survey noong November 2020, teenage pregnancy raw ang pinaka-importanteng problema ng mga kababaihan sa bansa. Yung minor de edad, below 18, hindi pwede mag-family planning, gumamit ng family planning method. Kahit buntis na sila o kaya may anak sila, hindi pa rin, kailangan magpaalam pa sa magulang. Paano kaya kakaharapin ang isang minor de edad ang hamon ng pagiging isang batang nanay? Hindi raw madali para kay Ana ang pagiging nanay. Dagdag pa raw sa problema nila ang hamon ng pandemya. Pahinante sa truck ang kanyang kinakasama pero hindi raw ito sapat. Kaya naman naghihigpit sila ng sinturon. Ang 20 po nun, mahirap kitain eh. Kaya yun po, parang nainggit po ako sa mga ibang bumibili ng sarap pagkain. Mabuti na lamang daw nakasuporta ang kanyang mga magulang sa kanila. Pero kahit gampanan daw ni Ana ang responsibilidad niya bilang isang mabuting magulang, hindi raw siya nakaligtas sa panghuhusga ng iba. Aminado naman si Ana na mali ang landas na tinahak niya. Kulang daw kasi ang kaalaman niya sa usapin ng reproductive health. Dati po kasi wala po ako alam sa family planning eh. Hindi po ako marunong gumamit ng condoms. Tsaka hindi ko rin po alam kung paano uminom ng pills. May risk din yun, no? Kung kanina sila. Ha, kung sa social media, malaki rin ang risk na maaaring yung impormasyon ay hindi age appropriate. So talagang napakahalaga ng factor ng pamilya, no? Ng magulang. Isa rin sa probisyon ng RH Law ang pagtuturo ng sex education sa mga mag-aaral. Isinama na raw ng Department of Education o DepEd ang Comprehensive Sexuality Education sa curriculum ng K-12 program. Ni-roll out natin yan sa mga public schools noong 2020. Yung training ng pagsasanay sa mga kaguruan ay ginawa kahit mayroon tayo ng pandemya. Lumaki si Ana kung saan karamihan sa mga bata hindi na rin nag-aaral at maaga rin nag-aasawa. Nag-aaral noon sa Alternative Learning System o ALS si Ana, pero natigil siya. Maaga rin namulat sa responsibilidad si Ana para tulungan ang pamilya. Nahinto po ako nun dahil wala po kaming pambili ng project. Sabi ko, magtatrabaho na lang ako, ayoko na mag-aaral. Yung perceptions ng community about sex and sexual behavior. Kasi po kung ang community ay medyo maluwag, no, or parang tanggap nila po ito, nakikita ng mga kabataan na ito naman pala ay usual ginagawa lang sa komunidad, then tumataas ang ano po, no, probability or chance na they will also do it. Kung lahat ng kabataan may sapat na kaalaman, maiiwasan daw sana ang teenage pregnancy. Sa datos ng Popcom, 7 kada araw ang nanganganak edad 14 pababa. Magiging malaking tulong daw kung itataas ang edad ng sexual consent sa bansa na kasalukuyang nasa 12 years old. Pilipinas ang may pinakamababang age of consent sa buong Asya at pangalawa sa buong mundo kasunod ang Nigeria na 11 years old. Sa ngayon, pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas kung saan inaamyendahan ang age of sexual consent sa anti-rape law. Tinaasan nito mula 12 years old, 16 years old pababa na ang age of sexual consent. Ibig sabihin, maaari nang kasuhan ng rape ang sino mang makipagtalik sa batang edad 16 years old pababa. Anong kakayahan, no, ng bata na mag-isip para mag-distinguish ano yung tama at mali? Kaya tayo, sinasabi natin, malaki ang dapat na pananagutan ng mga perpetrators, lalong-lalo na yung mga gumagawa ng ganitong mga kalapastanganan sa mga kabataan. May tinatawag na Romeo and Juliet Clause kung saan hindi ituturing na rape kung kapwa bata ang magkarelasyon na hindi hihigit sa 3 taon ng agwat ng edad. Pero hindi kasama rito ang mga biktima ng edad 13 pababa.
Kung maisa batas, isa si Ana at ang kanyang anak sa mga mapoprotektahan nito. Kahit bata pa po ako, bala ko po siyang bigyan ng magandang buhay. Hindi ko po tutulad sa akin. Maaga po nag-asawa. Gusto ko po na ma-experience niya po yung pagkabata niya talaga. Hindi po yung gagaya po siya sa akin na batang ina po. Na bata pa po, nagkaroon ng anak, nag-asawa na. Ayoko pong matulad siya sa amin. Sa patuloy na paglobo ng bilang ng mga kabataang nabubuntis, hindi na lang sapat ang mga aral na nakukuha sa apat na sulok ng tahanan at paaralan. Hindi rin sapat ang batas kung hindi naman naipatutupad ng tama. Ang dapat siguraduhin na may ngipin ang mga batas na ito para maprotektahan ang mga kabataan mula sa pang-abuso at matigil ang patuloy na paglobo ng bilang ng mga kabataang maagang nahaharap sa responsibilidad ng pagiging magulang. Ako po si Lala Roque, kasama sa iisang Brigada.